A mystical veil hangs around Mount Banaho. It echoes through its verdant trees and flora. It has attracted psychics, mystics, and pilgrims alike for decades. Hundreds of religious sects have designated it as their place of worship. Yet, the famous Power Mountain has not only enriched the spirit of its locals, but it has also nourished their bodies through the indigenous vegetation that thrives in the area, some of which have been long forgotten by those living in the lowlands. In Ilayang Bukal, a farming community found at the foothills of Mount Banaho, elderly couple Oyo and Tessie Padilla live in harmony with the environment. They take care of the vegetation, and in turn, nature sustains them. Bubulang lang itong lagi ko ay tapos magkukunin itong gabi. Yung gulay mo, ang gaso mo. Tatay, kayo ra natin sa atik mo. Piramid mo doon sa kabilya. Ano, kumusta na yan? Nakalagay na yan, nakalagay na yung kulay niyan. May luya na ba yan? Meron na. Complete na yan. Nabango pati ang tuyo. Dito na yung kanino lang. Kanting asin para may lasa. Sigang na. Asan doon ang kitabusin mo yan na? Ba, ako kakakain doon. Ang sabaw. Oh, quality. Doon sa color kanin, ang sasayo. Tangalian mo na yan. Baka. In the same community, Ben Francia, or Bamboo as the locals call him, a permaculturist and fourth-generation farm owner, maximizes the potential of his inherited land while respecting the natural flow of nature. Ito yung kamamba. Yan. Kaya sikat din ang traditional na luto na pinais dito sa Quezon because of the abundance of kamamba. Yan.
Ito yung ating native na pako or yung edible fern. Ang fern kasi gusto nito palaging basa tsaka palaging malamig. So what we did, nag-create lang kami ng ano ng environment that's conducive for its ano for its growth. Nung pandemic, during that time, agriculture was one of those industries na in full operational capacity. So meaning, kaya ko mag-travel back and forth. So sinimulan ko tong farm na to. You might ask, why habilin? Kasi literally, hinabilin talaga sa akin ng family, no? Para alagaan ko at tamnan at i-revive. Pero aside from that, me being ano, being somebody who practices permaculture, naniniwala ako na anything na hinabilin sa'yo, kailangan pangalagaan mo eh. The plot of land where Habilin Farm now stands did not always thrive. While his great-grandparents tended to it, his grandparents only used it for growing coconuts. When the family moved to Manila, the farm became underutilized. Since Bamboo was based in Manila, nothing else happened with it until the pandemic hit. During this time, he discovered indigenous produce flourishing in the land despite not being cultivated. It was then that he decided to take care of the farm. Ito yung tinatawag naming ampalayang ligaw or ampalayang gubat. Ito ay turmeric leaves. Tanglad or lemongrass. Dito sa Banahaw, very rich in biodiversity. So meaning to say, very rich din ang source of food. What Banahaw is giving us is an environment that's conducive for ano, for farming. Hindi problema ng Tayabasin ang pagkain sa araw-araw. Maraming makakain dito na hindi mo kailangan bilhin. Pipitasin mo lang around the, ano, around the area. Ito, tagayin lang natin dito. To develop the potential of his farm while honoring the sanctity of Mount Banahaw, Bamboo learned about permaculture and took a 6-month program at the University of Oregon. Labong or bamboo shoots. Ang permaculture sa perspective kasi ng ano, farming is yung pamamaraan ng pagtatanim at pag-alaga ng mga crops. Ginagamit namin yung patterns in nature. So we observe the different natural patterns and use that as our ano as our strategies in farming kasi that's how nature intended it to be eh. We don't just create farms, we don't just produce food. Permaculture creates sustainable ecosystems. Now, as a permaculturist, Bamboo works sustainably with the natural ecosystem at Habilin. Taro leaves. Kapag wala kang ulam, cut lang ng ano, isang leaf, pwede na iluto kagad do. Pero dapat ano, lutong-luto siya, as in matagal load ang luto. Kasi ang ano, ganitong mga halaman may toxins. Meron kaming alaga na mga ilan-ilan ng mga stingless bees. Locally, tawag dito lukot. Pero ang maganda kasi dito, maliban sa stingless siya, aside from the honey that I am able to, ano, to harvest from these colonies, tinutulungan nila ako to maintain or preserve yung biodiversity dito sa farm and increase yung yield ko kasi they are the ones who are pollinating the crops that we, ano, that we grow. As Bamboo cultivated the farm, he realized that he had been sitting on a gold mine all along with his discovery of indigenous flora, some of which were endemic produce that most people nowadays do not recognize anymore.
Ito yung tinatawag na sapsapon. So indigenous to. So kumbaga katutubong gulay. When I found out na edible to, inintroduce ko sa mga locals. Ayaw nila maniwala na it's edible. So to prove, kinain ko sa harapan nila. Parang matabang na manggang hilaw na hindi maasim. Tibig, it's our local variety ng fig. Tibig kasi, nag-hold ng water yan. So, ibig sabihin, kung merong tibig sa isang certain location, ibig sabihin, maganda yung source ng water doon sa area na yon. Ito yung locally tinatawag namin balingoy. Sa Tagalog, mas known to as kamoting kahoy or cassava. Itong cassava na tumutubo dito, hindi na namin tinanim to. Yung first season na hinarvest namin, iniwan lang namin yung mga tangkay. So tumubo na ng kusa. Ito yung Roselle. So, hindi ganong kilala to, even yung mga locals dito, kasi hindi naman to naturally growing talaga dito. Ako yung nagtanim nito, hindi siya wild. Yung pinaka calyx niya, yan, maasim to eh. Parang very light na kamyas. Ito naman, isa pang indigenous or katutubo natin ng gulay, ang lagikway. Ito yung tinatawag na perennial na crop. So when you say perennial kasi, isang beses mo lang itatanim. Tapos, for so many years, for as long as buhay yung puno, unlimited greens ka na. Dati naman kasi ang farming, hindi yung commercial farming na meron tayo right now. Ang purpose is volume. Kasi syempre, ang purpose ko is magpakain ng pamilya, magpakain ng mga kaibigan, magpakain ng mga bisita. Paano ko sila papakainin kung puro kamatis o puro okra ang tanim ko? And it doesn't make sense to be a farmer, say that you're feeding the country. Pero after mo i-harvest yung pananim mo, bibenta mo lahat, kasi pinagbentahan, pupunta ka sa grocery o sa palengke, bibili ka ng pagkain mo. Kaya ang sabi ko, bago ako magbenta, I make it a point na merong pagkain ako na idadalhin at i-serve sa pamilya ko. Ayun ang tunay na essence of being a farmer. After handpicking some of the available produce on his farm, Bamboo sets to prepare a hearty meal using them as ingredients. Like Oya earlier, Bamboo sets out to prepare his version of pinais and lagikway soup. So unang-una na i-prepare natin is yung labong. Ang luto na gagawin natin ay pinais. Actually, this is a traditional dish in southern Luzon, especially dito sa Quezon.
kadalasan ang niluluto kasi sa Pinaes mga ano, seafood. So, yung seafood nilalahukan ng alangan or yung buko. Dito kasi sa Tayabas, pag sinabi mo alangan, alanganing nyog, alanganing buko. Hinahalo yung coconut meat doon sa fish, tapos binabalot sa kamamba. So yung dahon ng kamamba adds additional flavor and aroma bago binabalutan ng dahon ng saging. Iba-iba rin yung variety how to do it, pero tayo gagawin natin, i-steam natin siya using yung coconut juice with a little of gata. Ang pangalawa naman ay yung ating pako. Ito. So yung pako, rather than the traditional way of serving it na salad lang, gagawa tayo ng okoy. Lastly, okay, gagamitin natin tong lagikway. Gagawa tayo ng lagikway soup. This is inspired by yung bulanglang or yung stewed vegetables. Traditionally, dito sa Tayabas, yung soup na to ay gamit na pang laban sa hangover. Okay? Kasi ang mga Tayabasin, mahilig tumagay kasi maraming nyog. So, pag maraming nyog, maraming labanog. So, ginagawang hangover soup to. Pero tayo gagamitin natin as appetizer. At the end of the day, bamboo sits with Tatay Oyo and another local for Tagayan, a communal tradition where people take turns drinking lambanog from a single shot glass. This practice fosters closeness, much like Mount Banahaw, connecting the community in Quezon. For me, Quezon Province and Tayabas in particular is home to me. Maski hindi ako dito laki, I feel na here is where I really belong.